Ang sinwaling tunay na kapatid ng magnanakaw. Ganito inilarawan ng maraming netizens online ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos kumpirmahin na sila-sila ang nagdesisyon na tapyasan ng mahigit sa 70% ang 2.03 billion pesos proposed budget ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisina. Ito'y mahigit sa 1 bilyong piso na ayon mismo kay Stella Kimbo ay ilalaanro nila para sa DSWD at DOH program na tila mas naaayon daw kaysa ibigay sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ilang araw lamang ang lumipas, tila binanatan agad ng maraming netizens si Stella Kimbo at sinabing di bali sana kung totoo ang sasabihin nila na ilalagay sa DSWD at DOH ang mga nasabing pondong tinapyas sa OVP proposed budget na tila pakiwari ng ilang mga taga-Marikina, kukulimbatin lamang ito ng ilang mga kongresista. Tila hindi na raw malayo na isa rin sa makikinabang nito ang representative ng Marikinang si Stella Kimbo, lalo't hindi na raw bago para sa kanyang mga nasasakupan ang napakaglamorosong buhay nito. Pagbibiro pa ng isang Marikina citizen, kawat raw ang apelido ngayon ni Stella Kimbo dahil ito ay apelido ng kanyang asawa. In Bisaya, nakaw. Sa Tagalog, kawatan o magnanakaw. Tila ito raw ang magpapatunay na nasa dugo ni Stella Kimbo ang di may pangungulimbat raw ng pera ng bayan. Dahil from simple teacher, paano raw na-afford ngayon ni Stella Kimbo ang mahigit kumulang 15 million pesos branded bags and watches na tila ilan lamang sa mga luxury items na koleksyon ng Marikina representative. Bilang pruweba, inilabas ng maraming netizen ang nakakalulang presyo ng mga luxury bags and watches ng Marikina representative na si Stella Kimbo na pakiwari nila kaya ng bumuhay ng ilang pamilya sa lungsod ng Marikina. Kabilang dito ang kanyang koleksyon ng Hermes bag na tinatayang 34,194 US dollar o sa Philippine peso, tumataging ting na 1.91 million pesos. Isa rin sa kanyang pagmamayari ang Hermes brand new Birkin 25 Versailles GHW na mayroong presyong 22,000 US dollar o mahigit kumulang 1.23 million pesos. Pagmamayari rin ni Congresswoman Stella Kimbo ang Hermes pre-owned bag na tila limited edition na may halagang 36,815 US dollar o sa Philippine peso mayroong halagang 2.06 million pesos. Isa rin sa mga koleksyon ni Stella Kimbo ang limited edition Hermes Kelly bag na mayroong 19,995 US dollar tag price sa Philippine peso. Ito ay may equivalent na 1.1 million pesos. Bukod sa pagkakaroon ng mga limited edition Hermes bag, hindi rin daw papahuli ang Marikina representative sa pangungulekta ng ilang mga mini bag tulad ng Lady Dior Joy bag na may halagang 5,100 US dollar o sa Philippine peso 285,000 pesos. Malaki pa sa sahod ng isang nurse sa Pilipinas at ito ay sa loob ng 10 buwan. Mayroon din siyang large classic handbag from Chanel na mayroong presyong 11,700 US dollar o sa Philippine peso 655,000 pesos na kaya ng sustentuhan ang gamutan ng isang cancer patient. Hindi rin inakala ng maraming netizen na kayang lumustay ni Stella Kimbo ng 300,000 pesos sa iisang wallet dahil sa kanyang mga koleksyon, tila mayroon siyang limited edition Hermes Kelly wallet na may halagang 5,500 US dollar o 308,000 in Philippine peso na kaya nang magbigay ng mga school supplies sa ilang public schools sa Marikina. Bukod sa kanyang mga koleksyon ng limited Hermes
wallet and bags. Tila di mo na pagmamayari rin ng Marikina representative ang limited edition Rolex 126519LN Cosmographic Daytona in 18K white gold with steel dial na may halagang 43,442 euros, o sa Philippine peso tumataginting na 2.7 million pesos. Ang presyong ito kaya ng bumili ng bahay at lupa sa isang well-known subdivision. Namataanding suot-suot ng Marikina representative ang Panerai Luminor 1950 automatic white dial na may halagang 7,800 US dollar o 438,000 Philippine peso na kaya ng magbigay ng higit sa 5 tricycle sa kanyang mga nasasakupan sa Marikina. Mas nalula pa ang maraming netizen ng ibulgar mismo ng ilan sa mga political commentator online. Bukod sa dalawang relong pagmamayari ni Stella Kimbo, tila mayroon din pala itong Fatec Philip Aquanaut 5168G-001 with blue dial limited edition year 2020 na may halagang 60,995 Great Britain pound o in Philippine peso 4.5 million pesos. At tinatayang ilang piraso lamang ang ginawa sa mundo at tila ka-level na raw ni Stella Kimbo ang football superstar player na si Lionel Messi. Saan daw ba kumukuha ng pera si Stella Kimbo para sa di umani pagbili ng mga luxury items na nakikita sa kanya ng taong bayan? Dahil sa kung matatandaan daw ng mga taga-Marikina, simpleng teacher lang naman raw ito bago maging isang kongresista. Sa katunayan, hindi raw nila makakalimutan ang nooy napakasimpleng buhay ni Teacher Stella, kung saan sumasakay pa ito sa tricycle at walang kaarte-arting umuupo sa passenger seat. Kahit nga raw may katabi ito sa loob at may angkas na mga bata, ay okay lang kay Teacher Stella. Makikita rin sa kanyang pananamit na hindi ganong kagarbo, maging ang kanyang suot na chinelas ay mahahalata mong may pagka-fashionista talaga ang teacher na si Stella, ngunit hindi ganon kamahal ang kanyang mga sinusuot. Ngunit ngayon, tila hindi aalis ng walang burloloy sa katawan na daang-daang libo ang halaga. Sa katunayan, naging controversial pa ang isang viral video ni Teacher Stella na ikinumpara ng maraming netizen na kung noon hindi pa ito kongresista ay ayos lang sa kanya ang sumakay sa nasabing tricycle at kahit may mga angkas na bata sa loob ay walang problema sa kanya. Ngunit ngayon na isa na siyang congresswoman, tila maraming netizen ang nagtaas ng kilay matapos mag-viral ang kanyang controversial video na bukod sa kanyang mga magagarbong kasuotan, tila pagmamayari na ni Teacher Stella ang isang customized luxury van na tinatayang may halagang 4 million pesos na tila walang ibang sagay kundi ang kongresista from Marikina. Napatunong tuloy ang maraming netizen, lalo na ang mga taga-Marikina, kung paano na-afford ni Teacher Stella ang ganitong parangyang buhay. Base sa kanilang naging komento, ano ba ang negosyo nila? Katas ng pera ng taong bayan. Yung bag sa last slide, pre-owned na, pero 2 million pesos pa rin ang presyo. Justified naman yung price ng bag kasi gawa sa buhaya para gamitin ng buhaya. Wala namang nagawa yan. Sana delikadesa na lang ang binili. Angko, matapos mabuyan niyang sa publiko ang Diomonay Lifestyle Check ni Stella Kimbo, hindi na siya nilubayan ng maraming netizen. Tila hindi raw aalis sa puso't isip ng taong bayan na kung paano na-afford ni Stella Kimbo ang sabihing tinapyasan nila ang budget ni Vice President Sara Duterte, gayong nakikita naman ng tao kung saan nito napupunta, saan raw dadalin ng mga kongresista ang mahigit sa 1 billion pesos kinuha nila sa proposed budget ng OVP. Paano nila maaatim na mawawala ng serbisyo ang opisina ni Vice President, partikular na sa pagtulong nito sa burial and financial assistance ng mga Pilipino, pagbibigay ng scholarship sa ilang mga bata at pagkakaroon ng distribution ng mga school supplies na tila isa sa mga priority project ng Vice Presidente. Mapupunta lang daw ba sa mga luxury items ng mga mamba
mababatas ang budget na kinuha sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lamang, bug-bug sarado na sa maraming netizen ang representative. This is Stella Kimbo. Matapos mabulgar ang tila, mapakaluho nitong buhay at pagkakaroon ng ilang mga limited edition luxury items tulad ng mga bags, relo at mga mamahaling wallet. Kung talagang para siya sa taong bayan, paano siya nagkaroon ng ganitong klase ng mga pamumuhay gayong naniniwala, lalo na ang mga taga-Amerikina na hindi ito ang Teacher Stellang kalang nakilala? Paano rin ito papaliwanag ng isang kongresista na wala pa sa kalahating milyon ng sahod sa isang buwan na tila kayong bumili ng mahigit sa 15 million pesos combined ng mga luxury items ng bag, wallet at mamahaling relo? Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below!